Yo, welcome back again mga kaibigan, no. So eto na yung ano natin, update natin sa ano, a Mystic Era, no, yung pinakahihintay ng lahat. Okay, ito na yung last push natin this season. Okay, Mystic Era. So paniguradong ano, nakuha niyo na yung mga rewards natin, no, sa ating Mystic Era na Choice Box, no. Choice Box. Nabubulol tayo, kakasimula pa lang ng ano natin. Choice box, okay. Sana nakuha nyo na yung mga choice box nyo. Tapos, nakapili na siguro yung karamihan, no? So, sana happy kayo sa mga napili nyong, ano, runes. Kasi, nag-iisang mystic lang na libre yan, no? So, ang laking bagay nyan. So, sana maging wise tayo sa pagpili ng mga ano natin. Okay, ng mga gagamitin natin this Mystic Era. Dapat combo talaga sa ano mo. Okay, kung hindi ka sigurado, wag mo munang, ano, bubuksan, no? I-claim, no? Yung, ano mo. Kasi, ang laking bagay talaga, okay, ng Mystic runes natin, okay? So, isang beses lang yan mangyari, no? Sa isang season, okay? Na may libre tayong Mystic runes, okay? So, sana pag-isipan nyo mabuti, okay? Dapat good, ano, good decision yung gagawin nyo run, okay? Para goods, okay? Goods tayo, okay? Quick epic era recap lang, ito, nakalagay rito. Congrats to everyone who plays and fought hard during the epic era. We've seen more unique builds came off during this era, as well as utilizing some new runes and charms that we haven't seen in previous era. So tama naman yun, no? Ang daming nagsulputang ano, ang daming nagsulputang composition, okay? Na kung ano-ano, 'di ba? Topaz, Snake Jar, Curse, ano pa bang kung ano-ano na, 'di ba? And then sabi nila, na-utilize talaga yung ano, bang mga bagong runes, no? Na hindi nila nakita last previous season, okay? So tama naman 'yon, 'di ba? May mga na-revamp kasi sila ngayong season 3, no? May mga dinagdag sila. Okay, like Mystic Rune natin na dalawang peraso na, no? Last season 2, isa lang, 'di ba? Nakita nyo. So goods 'yon. The top 100 features a variety of different runes with good representation from multiple classes showcasing the diverse meta in the epic era. So tama 'yon, tamang-tama naman 'yon, 'di ba? Like itong leaf cloak, gamit na gamit, 'di ba? Nag-rise yung plant tank, okay? Nakita natin yung mga tanky na tank diyan dahil dito sa leaf cloak na 'to, no? So nagmukha talagang tank yung mga ano plant natin dahil dito sa runes na 'to, no? Okay. Now the Mystic Era is here and competition will be tougher this time around. Only those who are worthy can claim the throne. Wow, grabe. Ang ano, no, napaka makata ng ano, mga writer, no, ng ano ng Axie Infinity. Are you up to the challenge? Okay, and then question mark. Okay, so 'yun. Mystic Era overview naman 'to. The Mystic Era will last for 3 weeks. Okay, so 3 weeks. Ilang ano 'yun, ilang araw? Maja. Mga 21, okay? 21 days. Okay, so correct me if I'm wrong. Okay, then 3 weeks na to. 21 days. So, ang haba nun, di ba? Mahaba-haba yun, ha? Marami pang pwedeng mangyari, no? With the total price pool of 56,238 AXS, which represent 50% of the Season 3's total price pool. So, yung kabuoang ano, price pool ng Season 3, kalahati nun, okay? So, unlucky, di ba? Grabe. Parang dalawang era yung nangyari, no? Itong Mystic Era natin. Parang dalawang era, no? So goods na din naman kasi final push na natin 'to, eh. So dapat malaki talaga, no? So 50%, okay, ang laki ng prize pool natin. Final stretch for this season and we're excited to see which team comps will shine and who will be dominating the leaderboard and the end, okay? Here's a quick look at the season 3 leaderboard rewards, okay? So ito. Okay, wala akong masabi dito, no, sa prize pool rewards natin ng ano, Mystic Era, no? Kundi unlucky, no? Unlucky talaga, no? Like example na lang natin yung ano, halimbawa na lang umabot ka ng top 800 to 1300, okay? Meron kang maiuuwing ano, 6.7 AXS, so unlucky nito, no? Malaki to. Tapos kung umabot ka naman ng 1300 to 2000, meron ka namang maiuuwi na 4.3 AXS, and then 2,000 to 3,000, meron kang 2.8 AXS. 3,000 to 5,000, meron kang 1.8 AXS. And then,
5,000 to 10,000, malaki pa rin, okay? 1.1 AXS, no? Hindi na masama, okay? And then lastly, 10,000 to 20,000. 10,001, okay, to 20,000, meron kang 773 MAXS, 0.7 AXS to, okay? Kasi yung 1 AXS natin, equivalent to 1,000 MAXS, okay? So, 1 is to 1,000, okay? Ito na, yung ano, new improved mystic moment is here, nakalagay, no? So, nakita nyo to. Parang may bar dito no, na naglo-loading every time na nagka-craft ka. No? So, mas tumataas yung chance mo na makakuha ng mystic. Okay, na runes or charms man yan. So, yun yung tinatawag na mystic moment. Mystic moment is a system that ensures players will be able to successfully craft a mystic rune or charm with enough crafting attempts. So, yun. No? Kapag ka marami ka ng, ano, marami ka ng naging attempt na mag-craft tapos na oolets ka pa rin, mas tumataas, no? Yung chance mo na makakuha ng ano, a mystic. We have improved the system with consideration towards the increase in the number of mystics in this season 3 as well as based on the data we've gathered from the previous season. So yun nga no. Last season 2 ang konti ng mystic talaga na craft. Okay, so yun. Mas tinaasan nila yung percentage, okay? We look forward to seeing your mystic rune and charm craft this era. Don't forget to share it on Twitter with hashtag Mystic Moment and tag us AxieInfinity. We'll be featuring your tweets on our Twitter page. Okay, so yun, no? Pag naka-mystic, ano kayo? Nakakuha kayo ng mystic, pwede nyong i-post dun sa Twitter natin, no? Para maano kayo, ma-featured kayo no, ng AxieInfinity. At ito ang interesting one. Okay, ito yung excited ako dito eh. Kasi 1 week double SLP event details, no? Grabe, no? Double SLP yung makukuha mo sa ano, rewards, di ba? So, ngayon pa lang nangyari to, no? In the history. So, excited ako mag-farm dito kasi doble, di ba? Kung yung mag-grind mo ng 1 week, so parang 2 weeks na grind na yun kasi, di ba? Double SLP makukuha mo eh. Excuse me. You read that right, okay? So, tama nga yung nabasa natin. We're going to be activating 1 week run of double SLP rewards for everyone. This will start on Friday, March 21. Okay, so sa Biyernes to, no, mga kaibigan, March 31, magsisimula na tong ano, double SLP natin. Okay, goods 'yan. Ito para sa akin, ito yung pinaka-good news eh, no. So, mag-farm na kayo mga kaibigan, ha. And then sabi rito, all ranks will be eligible including egg and other lower ranks that normally don't receive SLP per win. More details will be shared soon and stay tuned. Okay, so magkakaroon na ng chance ano yung mga ano, yung mga nasa baba, no? Yung mga lower ranks, no? From egg pababa, no? Magkakaroon din sila ng ano, ng SLP per win. Okay. Bug fixes, here are some bug fixes implemented for Origins. Corrected the damage calculation of Storm's Hurricane and Exploding Bombshell. No, naayos na nila. Okay, yung calculations ng damage. Heaven's Echoes now correctly grants 20% bonus damage to the other allies. Okay. Inayos na naman nila to. No? Last, ano nila? Di ba, inayos nila yung bug ng ano? Heaven's Echoes. Kung napansin nyo, maraming gumamit ng Heaven's Echoes last week. Di ba? Kasi may bug yung Heaven's Echoes ng ano eh. Last week eh. Kasi yung may-ari ng Heaven's Echoes dapat yung sa kanyang utility lang or skill or secret card dapat e-epekto lang no yung ano yung malalagyan ng 20 na shield no yung allies. So kahit hindi niya card basta skill card yon gumagana no. Katulad nung ano nung tawag dito yung a watering can at saka yung timber, okay? So, di ba may binibigay na skill card yun, yung mga utility cards na yun, mga zero cost. So, pwedeng ano yun, pwedeng mag-activate yun using Heaven's Echoes, no? So, yun, ano na nila, na-fix na nila. Plus, eto, na-fix na ulit nila to. Updated formula for heal shield damage. So, eto, bagong-bagong formula, no? The old formula, incorrectly applied reductions prior to flat bonuses. So may ano, may mali no sa dating formula natin. So ito naayos na nila. The new formula will now properly apply reductions after flat bonuses
Then finally, flat reductions and the flat end. Okay, so gumagana ng maayos, okay? Yung mga reductions, no? Or mga bonuses. Okay, ng mga damage man yan, shield man yan. So, ito na yung formula nila na bago, naayos na, okay? And lastly, April is right around the corner. Ito yung April Fools siguro to. Be careful not to get fooled inside the Axie Origins. And more importantly, don't forget to log in. So, meron silang paano dun, ha? Pa-catch, no? So, ito. Diba? So, exciting din to, no? Kung ano ba to. Itong lalabas nila dito. Pero para sa akin, ano, no? Nag-hint na sila dito, eh. Don't forget to log in, no? So, ibig sabihin, baka yung daily login natin nito, no? Sa April, no? Mayroon tayo makukuhang mga exciting perks siguro, no? Sa daily login natin. So, check natin yon, no? Huwag nyo kalimutan mag-login, tapos i-claim yung daily login natin. Yun lang. Okay, so tapos na tayo, no? So, congratulations ulit, no, mga kaibigan, sa mga nakapasok sa lahat, okay? Hanggang sa top 10,000, okay? Binabati ko kayo, mga kaibigan. So, tayo, top 5,000 tayo, no? Yun lang yung kinaya natin, eh. Dyan na lang, hanggang dyan na lang, mga kaibigan, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, okay? Mga kaibigan, kasi halos 70% ng nanonood sa atin, hindi talaga nakasubscribe, eh, no? So, subscribe kayo, mga kaibigan, no? Andito lang ako, hindi ako mawawala, okay? Update ko kayo lagi, okay? Sa game, arena gameplay man, or update tungkol sa Axie Infinity. So, yun lang, mga kaibigan, no? Mag-ingat kayo lagi, okay? Alagaan lagi ang katawan, okay? So, yun lang. Keep safe always, and peace out.